taon-taon, hindi po bababa sa 20 ang insidente ng jailbreak sa Pilipinas. Ayon po yan mismo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ang biro-biro ng ilan, hindi raw kasi nila masikmura ang kahabag-habag na kondisyon sa loob ng selda para sa mga inmates. Bagay na matagal nang pinatotohanan ng ilan nating mga kababayang nagdurusa sa kulungan. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, under control lang yun ang sitwasyon doon sa may Antipolo City Jail kung saan nagkaroon ng pagpaprotesta kahapon ng ilang mga inmates. Samantala, batid naman daw ng BJMP na sobra-sobra na ang ating mga inmates sa ating mga kulungan sa ngayon. Parehong magsisisenta anyos na sina Lolo Jose at Lolo Mario. Hindi nila tunay na pangalan, magkababata at matalik na magkaibigan ang dalawa. Sa haba ng kanilang pinagsamahan, napagdaanan na raw nilang dalawa halos lahat. Dinidinig pa rin hanggang ngayon ang mga kasong possession of illegal drugs at homicide laban sa kanila. Kasi wala kasi yung kaso ko na yun. Yung isa homicide, diniringan ko yun. Nung mahuli ako sa drugs, nasabay na sa taon. 4 taong nakulong si Lolo Mario. Si Lolo Jose naman, 8 taon. 2 linggo pa lang nakakalaya. Pareho silang naging mayores sa loob ng Antipolo City Jail. Kaya kung tutuusin, hindi hamak na magaan ang buhay nila sa piitan. Okay naman yung pakikitungo ng mga PGM. Pero nung warden, nung nandoon ako, kaya lang, kasi hinahanap ko yung pantay. Kasi po, ang kinakain namin daw, mga sinibak. Sinibak na kalabasa, okra, talong. Kinakain pa nga ako kami ng kol. Sako-sako, halos di mo na makain. Yung katawan ng saging, pinakain din sa amin yun. Daang-daang libong piso ang nagastos ng dalawa para makapagpiansa. Maliit lang daw na halaga, kapalit ng paglaya nila. Kahapon, binulabog ng mga nagpoprotestang kababaihan ng Antipolo City Jail. Reklamo nila ang umunoy panggigipit sa mga asawa nilang nakakulong doon. Sa pilitan daw ibinebenta sa mga detainee ang mga gamit sa kulungan, gaya ng mga plastik na kinakainan. Hinaharangan din daw ang mga pagkaing dala ng mga dalaw para mapilitan ang mga detainee na bumili sa kooperatiba ng City Jail. Dagdag pa rito, ang umunoy nakakasukang pagkain na ibinibigay sa mga detainee. Itinanggi ng jail warden ng mga paratang. Sa kapasidad nitong 200 katao, kulang-kulang 800 detainees ang nagsisiksikan sa Antipolo City Jail. Sa Metro Manila, 3,500 detainees lang ang kayang serbisyuhan ng lahat ng mga kulungan. Pero ang detainees sa Metro Manila, 18,000. Ibig sabihin sa pasilidad na para lamang sa isang tao, 4 ang pinagkakasya. Paliwanag ng Bureau of Jail Management and Penology, hindi naman ito pumapalya sa nakalaang budget na 50 pesos bawat preso kada araw. It's not really enough yung 50 pesos. You can just imagine, lalo na ngayon, ang cost ng ating mga goods is tumaas lahat. So with the 50 pesos per inmate per day, you can just imagine kung ano ang pwedeng ibigay namin sa mga inmates. So we make do of the 50 pesos for the 3 meals. So kahit papano, inaano namin na yung aming sinuserve sa mga inmates, hindi rin na sa-sacrifice yung at least yung quality ng food. Aminado naman ang BJMP na hindi maganda sa kalusugan ng mga preso ang pagsisiksikan sa kulungan, pero kailangan daw talaga nilang i-maximize ang kanilang resources. Sa takbo ng buhay sa loob ng bilangguan, hindi raw umubra ang tapang ni Simon. Hindi niya rin tunay na pangalan. May kaso siyang frustrated murder at kakalaya lamang noong isang taon. Naiintindihan daw niya ang himutok ng dating mga kakosa. Sa umaga, sampurado. Na hindi mo naman masabi sampurado talaga. Bagay, preso kami. Iba yung luto sa laya, iba yung luto roon. Pero yung 50 budget na siya sabi nila, sa tingin ko, wala pang 30 pesos yung ginagastos sa amin sa buong isang araw. Batid daw ni Simon na madungis ang tingin ng lipunan sa kanilang mga bilanggo. Hindi pa man sila nahatulan, pero nakapaghanda na raw siya dahil sa loob pa lang ng piitan. Talagang preso talagang dating namin doon. Sabi lang niyang maluwag. Kasi ibig sabihin, hindi pa guilty, di ba? Hindi pa tapos ang kaso, nililitis pa lang.
Jessica, sa mga inmates na nasa kustudiya ngayon ng BJMP majority o higit na nakararami, itong mga nakabinbin pa rin ang kaso hanggang sa ngayon, isa ito sa mga dahilan na pinaniniwalaan kung bakit patuloy ang paglobo ng populasyon sa loob ng ating mga piitan sa ngayon. Jessica? Ang pagkakaalam ko, Cedric, pag pinagsama-sama mo yung 50 pesos na meal budget kada preso at wholesale naman ang bilihan ng mga pagkain, eh malayo-layo dapat ang mararating nun, ha? Actually, Jessica, yun din yung sinasabi kanina nung isa sa yung mga huli nating na-interview na ex-inmate. Sabi nila, pagka nag-pool-pool sila, pag lumabas ka ng preso, yung 50 pesos mo daw individually, eh wala rin talaga mararating kahit sa labas ng presinto. Pero pag pinagsama-sama mo, halimbawa, 10 kayong mga tao, tapos 50 pesos, malayo daw yung mararating. Kaya pinagtataka nila, bakit daw dun sa loob, eh parang wala daw silang, hindi nila natitikman yung halaga ng kanilang budget na nakalaan sa para sa kanila. O, tanungin mo nga yung BJMP kung may auditing ba ng meal allowance para sa mga preso. Yes, yan yung isang mga sa mga bagay na nililinawin kanina, Jessica. And sinabi naman nila na lahat naman daw ng gastos na pinapakawalan nitong BJMP ay well audited naman daw, Jessica. Mm-hmm. Pero hindi kaya ang dahilan kaya marami rin ang pumupuga ay medyo lax ang security o kaya yung sinasabi nilang connivance nung mga preso at nung mga authorities, yung mga nagbabantay sa kanila dahil after some time, eh, nagiging magkatsokaran daw yung mga yan. So, nagiging maluwag ang security. Ginagawa na lang dahilan naman siguro itong hindi magandang sitwasyon sa loob ng mga kulungan. Hindi kaya ganun yun, Cedric? Isa rin daw sa mga rason yan kung bakit patuloy itong pagpapaikot o yung rotation ng mga pwede ba natin sabihin na preso, yung mga detainees na minsan kailangan silang ilipat sa ibang mga facilities. At itong mga, yung mga naka-assign din ng mga officials dun sa loob nitong detention areas, eh, kailangan ding pagpalit-palitin, paikot-ikutin din para maiwasan itong pagiging familiar nga sa isa't isa. Pero bagamat ganun pa man, meron pa rin tayong mga naiulat nga na patuloy pa rin itong pag-eskapo nitong mga preso, nung ilang mga detainees. Isa pang problema dyan, Cedric, lalo na pag summer, yung pigsa. Kasi nga, overcrowded yung ating mga preso. Hindi naman nadadagdagan yung space para sa kanila. Dikit-dikit sila. Yun, nagkakaroon ng mga outbreak ng mga pigsa at kung ano-ano pang sakit. Anong ginagawa nila dyan? Taon-taon yan eh. Ang gusto kong malaman kung meron ba silang solusyon o naaagapan ba nila ito. Yung pagpatuloy na pagmo-monitor nila dun sa kanila mga facilities, yung pinipilit nila. Actually, yun nga isa sa mga naobserbahan natin. Dito sa Metro Manila, medyo hindi talaga kasiya-siya itong sitwasyon dito ng mga detention cells natin dito. Jessica, isa sa mga napansin natin karina dun sa Antipolo City, nakapasok tayo although hindi pinayagan yung camera natin. Actually, maganda yung loob niya. Isa sa mga pinagtataka nga ng mga inmates dun, bakit medyo nagre-reklamo daw itong isang grupo na mga nagprotesta kahapon. Sa loob para siyang dormitory, malinis siya at bagamat yung isang kama medyo apat yung naghahati-hati, pero malinis pa para siyang dormitory nga at kung ikukumpara natin dun sa mga detention cells, detention areas dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Bukod diyan sa mga ipinuntos mo, Cedric, ano pa ang sa palagay mo dapat pagtuunan ng pansin ng mga namumuno ng BJMP? Nakausap natin yung BJMP at isang bagay nga na sinasabi nga nila, ang kailangan daw masutukan ng pamahalaan ngayon ay yung justice system natin. Okay. Kasi yun daw isang bagay na pagka nabinbin nga yung mga kaso, eh yun yung mga nagiging rason kung bakit naiipon. Meron iba sa kanila na medyo may pagka-minor lang itong mga kaso, pero inaabot sila ng 3, 4, 6 years hanggang 10 years dahil nakabinbin yung kaso, kesyo daw namatay itong humahawak ng kaso, kailangan daw ihanap ng attorney at wala daw witness, ganun. Yun yung isang bagay din na actually maganda rin sanang tutukan at maganda rin italakayin natin. Yun nga, dahil sa na-extend yung pagbibigay ng resolusyon dito sa mga kaso nitong mga kababayan nating mga inmates, eh yun yung nagiging rason kung bakit paipon sila ng paipon dun sa loob ng mga detention cells. Bilisan ang paggulong ng hustisya, ika nga, para ma-decongest o mabawasan yung bilang ng mga preso sa ating mga kulungan. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.